Momshies! Welcome back to my channel. This is Momshi Ellie at iba pa. Today is June 9, 2019. So tomorrow, ilang oras na lang. Pasukan na naman sa school. Yung mga iba yata is ngayon palang papasok, yung mga ibang estudyante. So maganda ngayon yung topic natin, mga Momshies, kasi tungkol na naman ito sa mga estudyante. At parang ano lang to, sequel nung nakaraan kong vlog, dun estudyante negosyo ideas. So, nag-come up ulit ako sa isang tips para po makapag madagdagan yung ipon ng ating mga estudyante. Pero bago yan, disclaimer lang po mga Momshi, sa mga students na makakapanood ng vlog na ito, lagi po nating tatandaan kung gagawin natin yung mga ganitong diskarte, dapat nasa tamang lugar din yung ating racket. Siguraduhin hindi napapabayaan din yung pag-aaral ng mga estudyante natin. Basta ang mahalaga, sabay nating nagagawa ito para magkaroon din ng growth yung ating mga anak na estudyante. At pati na rin magkaroon kayo ng bonding ng mga anak ninyo. Okay? So ano bang topic today? Ang topic today is 10 discarding estudyante para dagdag ipon. Ayan. So ipon goals tayo sa mga estudyante. Nga, punahin na natin ang number 1. Ayan. Ang number 1 is nire-recommend ko sa mga 10 years old. So, elementary to high schoolers or even senior high school. Pwede to. Okay? Madali lang ito. Para makadagdag ipon tayo, ang gagawin is pwede tayong mag-repack. So, ano ba yung mga nire-repack? Merong peanuts, peppers, bawang, laurel, tawas, cornic, beans, ano pa ba? Yon. So, ang gagawin, pwede tayong mag-repack. Yung mga estudyante, pwede nila itong itinda sa mga kapitbahay or pwede rin sa mga classmate. Pero paano gagawin? Pwede po tayong magpa-order, magpalista. Halimbawa, ako yung estudyante, tatanungin ko si classmate, classmate, baka gusto ni mami mong magpa-order, baka kulang kayo ng bawang sa bahay ninyo, o kaya paminta, pwede kang umorder sa akin ng ganito. Yon. So, sa in that way, parang natutulungan natin, natuturuan din natin yung bata na makipag negosasyon, yung parang ganun. Para sa small things, parang baby steps yon na para maging ano siya, business-minded siya. Na parang starting ano nila yon, skills kung paano yung communication kapag you are into business, ganyan. So, yon. So si mami, pag halimbawa nilista na ni estudyante yung order, kung meron nga, si mami naman yung ready or pwede na mag-ready rin na meron na siyang na-repack na mga ganun. So, sabihin natin si estudyante, meron siyang isang hilerang ganun. O, magkanong benta niya? Yan, makakabenta tayo. But again, I am reminding you na ilagay natin sa tamang oras din yung mga ganitong pagbibusiness. Paalalahanan natin yung mga estudyante natin. Kasi depende rin sa policies ng school. Okay? Next, number 2. Para sa mga high school and college. Yan, nire-recommend ko siya. Pwedeng rumaket ang ating mga estudyante during weekends. Sumama sa mga catering services, event service, decorations. Ayan. Di ba minsan kailangan nila yung mga extra staff na mag-hire sila yung mga nagsiset-up tong mga ano, yung mga backdrop, yung mga ganyan, siset-up ng balloons, ganyan. Minsan ganon sa catering, kumukuha sila ng staff from outside. So, yun. So, may kita si students doon pag sumide lang siya. Okay? Number 3. I recommend this sa mga 11 years old to college students. Ano ba ito? Ayun. So, kung ikaw ay talented, may talent ka sa pagkanta, singers ka, singer,
marunong ka mag-play ng piano, yung ganon. So, pwedeng-pwede kang rumakit sa, alam mo na kung saan, sa mga events. Kasal, debut, even sa lamay, pwede kang rumakit dyan. TF lang katapat niyan. So, yon. Tapos minsan, yung mga singers, di ba? Yung mga bata, kapag halimbawa minsan sa barangay may mga pa-contest, even sa mga malls may mga pa-contest ng mga kanta during Valentine's, alam ko usong-uso 'yan. Pwedeng sumali si students kung malakas ang loob niya at para rin ma-boost yung kanyang kumpiyansa. Pwede siyang sumali ng mga ganito. Kahit consolation prize lang, meron pa rin minsan napapanalunan. Kaya okay na okay. Alam niyo kung bakit alam ko yung ganun? Kasi na-experience ko yan mismo kay Dada nung college. Sumasali siya sa mga contest. Hello, Dada! Masali niya sa mga contest. So, siyempre ako lag ako sumasama. Mga partner niya, minsan classmate niya, minsan taga-ibang college. Tapos, nakipag-team up siya. Minsan solo siya, minsan sa barangay nila. Ano pa? Yun nga, ako, fans lang ako, taga-cheer lang ako. Pero yun, sumasali siya. Minsan, hindi na niya habol yung kung ano yung first prize. Kahit yung consolation, basta may mauwi siya. And yun naman, hindi naman siya nasisiro. Lag siyang may nauuwi. Hanggang nung naging mag-asawa na kami, sumasali siya sa mga pa-contest sa ano nila, sa company. May mga singing pa-contest, ganyan. Meron siya nauwi na nakaraan, nung dati, Mediacom, hindi ko makalimutan. Tapos may cash prize, yan. Yun, so, di ba, magandang racket yun para maging boost yung ano, kumpiyansa ng mga bata. And then, next, number 4, nire-recommend ko sa mga college students. Ito. Yung mga college students natin marunong sa troubleshooting, mga simple reformatting, laptops, mga ganyan. Kasi syempre may mga family na hindi nila alam kung paano mag-troubleshoot. So ikaw kung may knowledge ka, kung college ka na nga, may knowledge ka na kung paano magbuting-ting ng kung ano-ano, even electronics, mga ganyan. Pwede kang rumakit ng ganito during weekends or even weekdays basta kaya ng schedule mo at mabayaran ka. So again, ba't ko nalaman tong tip na to? Kasi ito yung mga panahon na bagong mag-asawa pa lang kami ni Dada. Isa sa mga nakatawid din sa amin ni Dada nung nag-i-start kami nung mag-asawa kami. May mga time na parang nasi-short kami. So ito yung nagiging ano namin, source of income namin ni Dada. Nakakahanap siya ng mga paraan na nakakapag, nagkakaroon siya ng client ng troubleshooting, mga ganon. So, nababayaran siya. And so, nagkakaroon kami ng parang extra income. Na, so, nagagamit namin sa ibang mga expenses namin sa bahay. Yun, na-share ko lang sa inyo. And then, number 5, sa college pa rin, kung nire-recommend siya, hindi siya magpapasok ng income pero makakales siya ng expenses. Student assistant. Ayan. So, kapag naging student assistant ka sa college nyo, mayroon yung parang benefits na mababawasan ka sa babayarin mo sa school, sa expenses mo sa school. Makakabawas siya. Again, from the experience, si Dada, nung college siya, student assistant din siya. So, dahil student assistant siya, konti na lang yung binabayaran niya sa tuition fee. Yun. So, lagi ko siyang nakikita noon sa, minsan sa, ano siya kasi, sa IT college eh. So, nandun siya madalas. Doon siya naging assistant. Kaya minsan, kahit uwian ko na, hihintayin ko pa siya kasi hindi pa tapos yung duty hours niya. Kasi gusto niya, sabay kaming uuwi. Ganon. Ang dami kong kwento, no? Pero yun talaga eh. Yun talaga yung experience namin nung panahong boyfriend-girlfriend pa lang kami. Para lang makasurvive din sa mga ganyan. Ako, hindi ako nakapasok ng ganyang student assistant kasi meron din mga requirements. So,
hindi payag yung parents kasi minsan mag-ano kayo, mag-spend ka ng hours din kasi sa school. And then number 6, ito is sa mga high school siyata or college din, yung racket na sa mga events, ikaw yung magiging mascot. Ayun, di ba? Pwede kang maging mascot. So, meron ding bayad yan kapag nagpa-play ka as mascot. Pwede rin kayong maging magicians kung marunong kayo sa magic. Pwede rin kayong maging MC, yung host mismo ng event. Kung magaling kayo sa speech, pwede yon. Pwede kayong rumakit sa pag-host ng isang event. Ayan. So, number 7, yon, kung may knowledge ka about yung tutorials, coaching, sayan. Pwede ka ring rumakit ng ganyan kung marunong at antaw niyan. Varsity ka, part ka ng varsity or athlete ka and you know how to swim. Alam mo yung mga technical, tapos yung playing piano, ayan, kung ano, pwede tayong mag-tutor niyan every weekend. Pwede rin tayong kahit mga basic lang turo mo. Pwedeng maging racket ito ng mga bagets. Pwede rin kayong maging tawag niyan English tutor. Pwede rin 'yan lalo na sa mga Korean, in na in ngayon 'yan sa atin sa Pilipinas. Pwede kayo, alam ko may mga home base. Pwede niyo siyang pwede kayong mag-apply doon sa mga online companies. Meron yan, English tutor. Pwede nyong maitawid yung, pwede kayong kumita din dyan sa pag-English tutor kung magaling kayo. I mean, kung halimbawa major nyo is English, yun kinukuha ninyo sa inyong course. Then, dito, mapapractice nyo. Even yung mga, kasi diba sa mga education, meron naman yung mga pag-secondary or for yung ano yun, yung mga toddler, yung ganyan. Hindi ko alam yung specific na category niyan. Pero alam ko yun, iba-iba yung sa secondary, iba yung sa grade schools. Kung ano yung mga major ninyo. Dito, mapapractice nyo yan sa pag-i-English tutor nyo. Pwede nyo siyang isingit as racket ninyo. Number 8. Create books and have it publish and sell. Ayun, ba't ko nasabi to? Kasi sa panahon ngayon, parang hindi naman kailangan na talagang author ka. Alam mo yun, na magaling ka sa pagsusulat. Basta meron kang, alam mo yun, yung parang mahilig ka magsulat, pero yung mga technical hindi naman na ganun. Kasi marami na ngayon nakakapagsulat, di ba? Mga artista, mga celebrity, nakakapagsulat sila. Tapos nagiging book. Tapos yun, binibenta nila, di ba? Eh kung ikaw yung tipong estudyante na magaling sa pagko-compose ng mga ganito. Sulat mo 'yun. Isulat mo 'yung marami, malawak ang ano ba tawag niyan? Malawak 'yung konsepto ng mga books kasi. Ang dami mong pwedeng i-features, 'di ba? So, kapag nakapag-create ka ng isang book, eventually pwede mong ibenta siya at kikita ka doon. 'Yun. Number 9. Ayan, kung magaling ka naman sa arts, pwede tayo clay art, yon. Tapos, pwede mo siya ring ibenta. Yung clay art, meron kasi ngayon yung parang sa mga souvenirs, souvenir items, and then yung souvenirs, accessories na made of clay. Ayan, pwede mong ibenta yan. Kung magaling ka sa arts, creative ka, pwede mong ibenta yan. And then, number 10, last but not the least, is cupcake selling to events. Ayan. So, kung mahilig ka mag-bake, yung cupcake, usong-uso yan. Pwede mo yung ibenta sa mga catering services kung kumpiyansa ka na maganda, masarap ang cake mo, cupcakes, pwede mo siyang ibenta. Later on, pwede ka maging supplier, ibibenta mo siya sa mga caterers. O kaya, pwede kang, ang tawag niyan, sa mga magpapa-birthdays, mga ganun, magkakaroon ng okasyon, pwede mo silang i-offer yung cupcakes mo. Yan. So, yun lang guys, yung aking mga
naisip or discarding estudyante para madagdagan yung ipon ninyo sa mga bagay na ito kung magagawa ninyo siya. Malaking bagay kapag malaking bagay kapag nakabenta kayo, malaking bagay siya na makadagdag sa ipon ninyo. At the same time, nagkakaroon kayo ng growth when it comes sa pagiging yung mentality niyo as an entrepreneur or yung potentials ninyo para maging entrepreneur. Yan. Magandang bagay siya. So, yun lang mga moshies, mga students. Kung nagustuhan nyo itong aking vlog for today, pwede nyo i-like, subscribe, and share. At kung may time pa kayo, pwede kayo mamili lang sa iba kong mga videos kung bago lang kayo sa aking channel. So for now, yun lang po. God bless na sa inyong lahat. Good night. See you in my next vlog. Bye-bye. Bye-bye.